Welcome to my channel. Guys, marami ang nagtatanong sa atin na tungkol dun sa nakaraang video natin, yung 6,500 na fingerlings na nagkaroon ka ng 90K na income. So, marami ang tatanong sa inyo, ano ba yung dimension, ano ba yung sukat? So, sige, isa-isa natin. Ito yung mga tanong, ito yung mga nagtatanong. Ito ay galing kay Nasser Perspective View. Hi, ito yung maunang katanungan. Hi, anong dimension ng fish pan na tamang-tama sa 6,500 na fingerlings? Ano ba na hindi masyadong crowded? So, yun yung unang katanungan na first question. Na nagtatanong sa atin, yung tinatanong yung dimension. Ito naman yung isang pangatanong, galing kay Putin 88. Ito naman yung kanyang tanong, ilang square meter pan ang pan na kumikita ng 90K per year? So, yun din. Area naman ang tinatanong niya. Ito pa isa pa, galing kay Selena Julian. Ito naman tanong niya, anong size ng fish pan mo na sa 6,500 fingerlings? So yun nga guys, ang tinatanong nila yung size, dimension, ano ba yung sukat. So bago natin pag-usapan yan, so doon muna tayo sa tamang talagang katanungan, doon sa mga, para masagot ko yung katanungan. So doon tayo pupunta sa yung stock density. So, ano ba yung stock density na sinasabi ko para ma-solve yung mga problema nyo, yung mga katanungan nyo? So, ano ba yon? Ang stock density kasi guys, ito yung recommended ng mga researcher para dun sa fish pan system natin na kung ano yung allowable. So, ito yung stock density. Ano ba yung recommended nilang stock density sa ating pan, sa ating concrete pan, sa ating fish pan? So, ang recommended nila ay 10 pieces ng fingerlings per square meter. 10 ng fingerlings sa square meter o cubic meter. So, yun ang nire-recommended, yun yung stock density. So, tumuo tayo dun sa aking fish pan. So, sa aking fish pan, ang aking fish pan is size ng 8 by 4 by 1 meter. So, yun ang aking fish pan. So, ang cubic meter niya, ang volume ng ating fish pan is nasa 32 cubic meter. So, meron tayong 32 cubic meters doon sa ating fish pan. So, ilan yung pwede kong ilalagay doon? Kung i-base natin doon sa stock density, nagkakalaman lang ang aking fish pan na 320. So, yun. Alam niyo ba yung stock density? Okay. Itong aking fish pan, siyempre aking fish pan yan ha, 8 by 4 by 1 meter. So, pwede lang yun. Ang 320, meaning ang stock density, ang i-recommended nila ay 10 lang. So, yun lang yun ha. Ngayon, kung dadagdagan ko ang aking fish pan na gagawin kong 20 ang stock density per square meter. So, lalabas ang aking fish pan dapat do itong 8 by 4 meter. Lalagyan ko ito ng 640, meaning dodoblehin ko yung stock density ng 10 magiging 20, so magiging 640 ang aking laman ng aking fish pan. So meaning dodoble ko. So sige, dagdagan ko ba yung 8 by 4 meter, gagawin kong 1,000 naman yung ilalagay ko. Ilan yung stock density ko? Meaning magkakaroon ako ng 30 to 31 stock density. Meaning, yung square meter, kudrado. Meaning, nilalagyan ko siya ng 32 kapag 1,000 ang ilalagay ko. 1,000 cubic meter, 1,000 na pieces ilalagay ko. Meaning, 32. Tapos, ang recommended lang nila ay 10. Yung isang square meter ng iyong fish pan, recommended nila ay 10.
Ngayon, ang gusto ko ay 32. Ano ang pinagkakaiba nun? So, yun naman ang ano nun, yung pinagkaiba ng ating stack density. Meaning, pagka ang stack density mo ay 10 lang inilagay mo sa per square meter, meaning maraming benefits. Marami siyang oxygen, meaning hindi ganong mag-polluted yung ano, yung pinaka fish pan mo, hindi ka crowded. So, yun yung mga benefits ng ano, ng stack density na recommended nila. Ngayon, nilagay ko yung fish pan ko ng ginawa kong stack density na 30. Mitra 10, ganyan 30. Meaning, naging crowded na. Crowded na yung aking fish pan. Marami nang kumakain ng oxygen. So, ito naman guys, ang ano, pinaka tamang, pwede ka naman maglagay. 10, gawin mong 30. Pwede naman yun. Kailang meron kang solusyon na gagawin. So, kasi guys, alam nyo ba yung ano, yung lawa, yung mga nagpipish pan doon sa lawa, dito sa may Batangas, dito sa may Laguna Lake, marami nagpipish pan. Mataas ang stack density nila. Ang stack density nila ay nasa 75, meaning per square meter. Why? Mas mataas ang stack density nila. Meaning, kasi ang flow ng tubig doon, continuous. Yung dissolved oxygen doon, continuous, napapalitan. Meaning, hindi sila nahihirapan ang oxygen nila doon. Tuloy-tuloy. Kaya, mataas ang stack density. Yun yung pinagkaiba nun. Ngayon, sa ating concrete ngayon, ang pwede natin gawing solusyon, kaya nga sinasabi mo, crowding. Ngayon, magkakaroon ka ng running water para ma-meet mo yung gusto mong i-increase yung stack density mo doon sa iyong, ano, sa iyong fish pan. Additional ka ng tubig. Magpa-shower ka, magpa-overflow ka ng tubig mo para yung oxygen mo doon nadadagdagan. So, yun ang pinanon. Kaya guys, kung ang recommend din na ay stack ang 10 na lang, 10 square meter lang, 10 pieces per square meter ang yung fish, ang isda lalagay mo doon. Meaning, stack lang yung tubig mo doon. Fish pan nga yun eh. Hindi nadadagdagan. So, kukunti yung dissolved oxygen na kumakain o kumukuha doon. Ngayon, dahil gusto mong dagdagan, katulad ako, yung fish pan ko, gusto kong dagdagan. Ngayon, nilagay ko lang 1,000 yung aking yung 8x4 meter ko na fish pan, nilagyan ko ng 1,000. Meaning, kailangan ko siyang dagdagan ng dissolved oxygen, which is yung ginagamit ko nga na yung showering. Nagdadagdag kasi ng ano, nagpapalit, nagpapa-overflow ko. Nagdadagdag ako ng dissolved oxygen ng aking fish pan, which is para ma-accommodate nung aking mga isda na gumamit nung ano, pinaka-dissolved oxygen. Kasi nga guys, sinasabi nyo pagka overcrowded talaga nagkakaroon ng ating fish kill ng ating fish pan. So yung guys, ini-explain ko sa inyo yung dissolved oxygen, yung pinaka ano. Ngayon, tinatanong nyo yung aking ilan ba yung size. So, doon sa 8x4 meter ko na fish pan, meaning kung naglagay ako ng 1,000 per kailangan ko ng 5 fish pan o 6 na fish pan para doon sa 6,500 na ng aking mga fingerlings. So ganoon lang kasimple. Kailangan ko ng 5 o 6 kasi kung dadal kong maging ang stack density ko na is sa 1,000 is 30 na eh, 30 pieces na eh. So guys, ito naman ang pinaka dapat yung alalahanin. Once na magkaiba ang normal tilapia sa 6 rivers. Ngayon, dahil nga nailalagaan natin 6 rivers, hindi na dumadami yan. So, applicable yan. Applicable na hindi na dadami yung fish pan. Kasi lalong dadami, no? Lalong dadami ang stack density nyo kapag normal. Meaning, may lalaki, may babae, tapos mga anak, dadami. Meaning, dadami ang stack density nyo. So, ang solusyon nyo doon, running water. Running water lang para kasi ganun din yung tingin mo sa lawa, no? Dahil running water, ang taas ng stack density nila. Inaabot nga nilang double pa nga yung 75, ginagawa pa nilang 150. Kasi nga, yung continuous yung flowing. Once na continuous ang flowing ng yung system, yung stack density nyo pwedeng to itaas. Yun. Kapag ang ano nyo, kapag gusto nyo maramihan, kaya lang continuous water ang inyong pinaka-fish pan para yung dissolved oxygen nyo napapalitan, nadadagdagan para hindi tayo napipish kill. Kung overcrowded,
wala kang problema kasi nga yung pinaka-flowing ng iyong pinaka-oxygen eh normal sa inyong system. Kasi mapapansin nyo naman eh, kahit na marami naman yun, kung meron ka naman, nagsusupply ka naman ng dissolved oxygen, so okay lang yan. Eh, kaya nga yung ano, may nagtatanong nga yung ano, yung pinaka oxygen. So pwede naman yun. Dadagdagan mo na continuous water tapos oxygen, kasi pares ka rin gumagastos ng ano eh, ng kuryente. So it's either the two. Pwede yung two gamitin, yung dalawa gamitin mo, yung air compressor, o kaya pagka overcrowded na, maramihan lang yung inaalaga, tapos continuous water. Sa akin kasi nga, pwede kong gamitin ang continuous water kasi wala akong oxygen na ginagamit. So yung guys ha, ang in-explain ko sa inyo yung stack density, kung ano yung pwede nyong gamitin. Once na ang crowded, so ang kailangan marami, so kailangan yung dagdagan yung dissolved oxygen. Dalawa sa akin ginagamit ko ay ang pagre-refill, pagdadagdag ng tubig, pagpapashower para madagdagan. Pwede rin yung gamitin ang oxygen, air compressor para madagdagan kapag crowded. Ngayon, kung isakto ka lang dung stack density mo na 10 or 20, so hindi ka gaanong critical sa overcrowding sa iyong system. Na depende na 'yon kung anong gusto mo, nilalagaan mo normal, syempre madadami ka, kailangan mo talagang harbisin 'yon. So pero pagka 6 reverse, so as is kayo, pwede mo mapapakinabangan lahat kasi nga mabilis ang ano mo, ang pinakaalagaan mo, makakapag-harbis ka nun. So 'yun guys. Napaliwanag ko sa inyo ang stock density ng ating fish farm. So guys, kung nagustuhan mo aking channel, subscribe ka na sa aking YouTube channel, Gaya Nga Kuya Mikey. Anything na may katanungan ka, anything na may idea, anything na may problema ka sa fish farm, ishare mo sa akin. Tapos i-comment mo below. Tapos i-like mo na rin para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video. Okay guys, ito ulit ang iyong Kuya Mikey. Salamat sa mga nanonood. Bye!